Showbiz Update. Be updated. Nako, Nicole ako tinawag na bobo si Vice Ganda. Hinyulang lang ng talino sa pagpapatawa. Christy Ferman parang ugaling basura daw si Vice Ganda, direct Daryl Yap may paaring kay Vice Ganda. Marami ang naghihintay sa magiging resback ni Vice Ganda sa mga umano'y mga patutsyade sa kanya nina Juliana Perez-Cobo Segovia at direct Daryl Yap. Wala mang binanggit na pangalan si Juliana sa kanyang Facebook post nitong nagdaang araw ay marami ang nagsabing patama raw niya ito kay Vice Ganda. Ito'y sa gitna nga ng kinasasangkutang kontrobersya ng phenomenal box office star hinggil sa pinag-uusap ang segment sa It's Showtime na Especially For You na naging national issue na dahil sa viral beso na eksena ng isang male searcher sa female searchee. Mas tumindi pa ang issue ng magsalita ang aktor na si Nico Natividad at burahin si Vice sa ginawa nitong pamamahiya sa searcher na si Axel pati na rin sa searchee na si Christine. Umani ng batiko si Nico mula sa supporters ni Vice pero may mga nagtanggol din naman sa kanya, kabilang na si Albi Casino na nagsabing walang masama sa mga naging aksyon ng dating member ng hashtag. Kasunod nga nito ang pagpo-post ni Juliana sa Facebook ng cryptic post na, minsan ang tao, pag tumataas ang value, bumababa ang values. Sa comment section ng FB post ng komedyante ay may mga nagbanggit ng pangalan ni Vice at ilan sa mga ito ay binanatan si Juliana bilang pagtatanggol sa host ng It's Showtime. Sa kanya namang Facebook page, ni-repost ni Direk Daryl Yap ang video clip kung saan binanggit ni Vice ang kanyang pangalan. Dito maririnig si Vice na nagkamali sa pagbanggit ng name ni Daryl Yap. Ang gusto sana niyang sabihin ay Daryl Ong dahil kamukha raw nito ang isa nilang contestant pero Daryl Yap ang nasabi niya sa baybaylang kina MC at Lassie. Yung friend pala nila MC yun, di ba, yung direktor niyo ng pelikula. Parang ayaw mong umamin. Hirit ni Vice sa dalawang kasamahang komedyante. Sabi naman ni Direk Daryl sa kanyang caption, mahal ko sina MC at Lassie, parehas magalang, mahusay at mabubuting tao, hindi ko naramdaman na gusto nilang itangjing kaibigan nila ako o national TV. Hindi ko lang alam kung anong damo ang nakain ni Vice para gumanyan. Huwag mo ko masyadong isipin, para di ka nahahalata, aniya pa. Narito naman ang mga nabasa naming reaksyon sa comment section ng FB post ni Direk Daryl. Pati mutual friends parang gusto pang ipitin, throwing his tantrums on national TV. Nakikisaw-saw ka sa Bardigulan Daryl. Natural ba banat si Mim diba gusto nyo naman yan? Mag-Bardigulan online. Kumikita naman kayo dyan dahil sa mga viewers. Kaya go lang makipag-Bardigulan kayo ang unang mapikon talo. Direk Daryl Yap pag ganyan pangalan mo namumutawi sa bibig ni Vice ikaw nasa puso't isipan yan. Daryl Yap yan na gusto mo, napansin ka. Papansin ka kasi hahaha. Saka tingin dalawa din sa salamin kasi. Walang-wala ka sa kalingkingan ni VG. Di kayo level. Daryl Yap may mga ganyang tao, Direk. Pakiramdam na kalutang sa lupa ang mga paa. Obvious Direk na nakarating sa kanya yon post mo. Ingat na ingat siya Noyan diba? Nice one sa pagpuna. Buti na lang naiintindihan mo Direk sina MC at Lassie, kasi nga hashtag management decision kaya okay lang magbutlak sila sa bidang hosts at namamahala ng show para hindi sila mawala ng kabuhayan. Samantala, sinupalpal ni hashtag Locke ang dati niyang kasamahan bilang hashtag na si Nico Natividad matapos nitong bitikusin si Vice Ganda dahil sa naging issue nito sa mga Especially For You contestant na sina Axel. Kamakailan lamang ay binanatan ni Nico Natividad si Vice Ganda kung saan iginiit niyang mali ang ginawa nitong pamamahiya kay Axel. Bukod pa rito, ipinapalabas din ni Nico na maging siya ay pinahiya na rin dati ni Vice Ganda sa national television. Binatikos ni Nico Natividad si Vice Ganda at sinabing lalagyan lamang nito ng charot ang kanyang mga masasakit na biro ay lulusot na ito, inihayag rin niya ang kanyang awa para sa mga contestant na sina Christine at Axel na nais lamang umano makakuha ng exposure subalit malaking trauma ang inabot. Makalipas ang ilang mga sandali ay binura rin naman kaagad ni Nico ang kanyang ibinahaging posts, subalit tila nahuli na ang lahat dahil marami na sa mga netizens ang nakakuha ng screenshot nito. Matapos mag-viral at naging lamang ng mga usap-usapan sa social media ang naging post ni Nico, naglabas rin ng pahayag si hashtag Locke. Subalit, taliwas sa mga sinasabi ng ilang mga personalities, ipinahayag niya ang kanyang pagsang-ayon sa ginawa ni Vice Ganda sa contestant na si Axel. Sa isang social media post, iginiit niyang kung panoorin talaga ang video ay makikita naman talaga na hindi naging komportable ang babae sa ginawa ng searchee na si Axel. To be fair pag pinanood mo yung nangyari, kahit ako nakita ko na hindi comfortable yung reaction ng girl. Kung pagbabasehan ang naging pahayag ni Locke Condi mahihinuhang pabor siya sa ginawa ni Vice Ganda dahil nakita rin niya ang pagiging uncomfortable ng babae. Talagang pinagdedebatihan ngayon ng maraming mga netizens at maging ng ilang mga influencer kung tama o mali ang ginawang pag-call out ni Vice Ganda sa searchee ng Especially For You. Sinadya nga ba ni Vice Ganda na ipahiya si Axel dahil hindi ito kapugian tulad ng ibang mga sumaling searchee sa It's Showtime?
Christopher man nagbigay ng saloobin patungkol sa mga nagsasabi na galing kasi sa comedy bar kaya ganyan MAGPATAWA. Pahayag ng showbiz columnist na si Christopher man ay hindi lahat ng galing sa comedy bar ay basura magpatawa. Ako po mismo ang makakapagpatunay na totoo na bardagulan po ang labanan sa mga comedy bar. Pero marami po sa kanila kapag humaharap sa telebisyon, iniiwan yung klase ng mga comedy dyan sa mga bar pag humarap sa telebisyon, ani Christie. Ayun nga dito ay naging laman umano siya ng mga comedy bar noon. At karamihan sa kanyang mga kasamahan ay talaga umanong nagbabardagulan o leitan sa comedy bar. Ngunit kapag sa TV naman ay iba naman umano ang atake ng pagpapatawa ng mga ito. Kumbaga umano ay inilulugar ng mga ito ang kanilang pagpapatawa. Kagaya umano ng namayapang komedyante na si Chocolate na nakikipagbardagulan sa comedy bar, pero pagdating sa telebisyon ay hindi umano nanlalait para lamang makapagpatawa. Marami pa umanong mga komedyante na mas pinipiling leitin ang sarili kaysa manlay ng iba kapag nasa telebisyon. Kapag pumunta po tayo ng comedy bar ay dapat handa po tayo sa kung anong binabato nila ng mga jokes. Pero kapag sinasabi po kasi na basura ang klase ng comedy nitong si Vice Ganda, ay sinasabi na palibasi galing ka sa comedy bar. Masakit po yun sa loob ng ibang mga komedyante na nanggaling at nagtatrabaho rin po sa mga comedy bar. Hindi naman po lahat ay ganon. Kung sa palagay ninyo ay basura ang ginagawang pagpapatawa ni Vice Ganda, wag po nating lahatin. Wag i-generalize kasi masasakta naman sila, dagdag pa nito. Actor Nico Laco joined hashtag member Nico Natividad in sharing their sentiments over Especially For You, Sir Chi Axel Cruz and Searcher Christine. While Nico deleted his post, Nico chose to do it by way of a blind item. Although everyone or most netizens knew that his post or message is directed towards TV host and actor Vice Ganda, Nico took to Facebook his sentiment about the said matter. Konting rant here kasi labi seen it going on for too long. Di ko sasabihin any names here, but I think we all know who Lim I'm talking about. If you have to make fun of people and take personal shots at them palagi to make people laugh, it's S0000 not funny. Para sa akin, it's simply a lack of intelligence and creativity. I'm so tired of seeing it paulit-ulit on TV. I won't mention the show or network that repeatedly does it pero yeah, you know what I mean. Bulitilang someone to make people laugh doesn't make you a comedian. It makes you a bully. I would love to see that specific person jump into their shoes for once para maramdaman niya what it feels like. Siguro he or she wouldn't be laughing anymore. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like, comment and share this video. Until next video. Subscribe now. What are you waiting for? Click the subscribe button. Hey, subscribe please. Please, please. Thanks. Bye.